Guys, muntik na kami mamatay. Happy ka naman. Mabalda lang. Pero siya, chill na chill. Happy. Mami, bili tayo ganito. So welcome back to my channel. I am your Marspeline. And for today, nandito tayo sa... San Rafael River Adventure. So, today is our fourth wedding anniversary. Mm-mm. Oh my God! And as always, we travel kapag ka-wedding anniversary namin. Pero due to pandemic, syempre medyo malapit-lapit lang muna at saka private villa lang yung kinuha namin para lang napag-vacation kami pero still kami-kami lang yung magkakasama. So, bago ko kayo i-tour around the place, don't forget to subscribe onto my channel for more travel videos like this. San Rafael River Adventure. Located siya sa Bulacan. And ang check-in time dito, kung gusto mo mag-overnight, is 7 p.m. Yes, that's right. Guys, talaga ba? Talaga ba, guys? Na-maximize muna ni Moy Moy. And then, ito po yung mic ko. Lahat ng klaseng commercial, ha? Lahat ng klaseng commercial. You play mo na iPad. Okay. Tahimik na, ha? Okay, pwede na ako mag-vlog. So, yun nga. We are now here in San Rafael River Adventure. It is located in Bulacan. Ang check-in time dito ay 7 p.m. And then ang check-out time ay 6 p.m. So, 7 to 6. So, gabi sa gabi. For me, it's actually better. Kasi usually, di ba, ang check-in time is lunch time. And then, check-out time is around lunch time too. Or yung iba naman, 3 o'clock yung check-in. And then, check-out is lunch time. So, for me, medyo hassle yon. Kasi
especially sa hotel. Kasi nangyayari sa amin, mag-iikot muna kami sa mall. Tapos, pagtapos namin mag-ikot sa mall, biglang pag 3 o'clock na, oh, kailangan natin mag-check-in, punta muna tayo sa mall, dun sa hotel. And then, after namin mag-check-in, lalabas na naman kami para lang mag-ikot. So, medyo hassle siya kasi out of the way. Unlike this, na gabi sa gabi, na ma-maximize talaga parehong araw. So, dahil 7 p.m. yung check-in time dito, you have the whole day, or you have the whole afternoon for your errands, for your activities, and etc. Pumapayag sila dito ng 5 o'clock, andito ka na sa venue, papapasukin ka na. Nagpapataya na sila, guys. Payag sila na 5 o'clock, nandito ka na, pero hindi pa rin talaga papapasukin sa room kasi dinidisinfect nila and all, syempre dahil sa COVID. And sobrang strict sila dun sa 7 p.m. check-in time. Kahit na nakikita ho na available na yung house, hindi talaga sila pumapayag. I don't know why. Siguro nga dahil yung disinfectants, may time and all. So, yun. Kahapon kami, umalis kami ng Giginto ng around 4 o'clock. Dumating kami dito ng 5:30. So, nasa 1.5 hours siya from Giginto, Bulacan. So, just take the Pulilan exit and it will take you here na medyo, ano lang, meron lang konting part na libleb. Pagka medyo malapit ka na dito, medyo liblib na yung part. Pero, other than that, it's main road. Don't kill your sister, anak. So, yun. What else? Bringing of food is allowed for now. Kasi, sarado yung restaurant nila. Dahil nga, pandemic, COVID, and all. So, nag-iingat din sila sa mga protocols. So, pwede magdala ng food. Hindi ko lang sure kapag ka ba open na yung restaurant. Hi, baby. Hindi ko alam kung pag open na yung restaurant, papayag pa din ba sila. Hi. Say hi. Kuya, what's kuya doing? So, yon. So, that's for now. We will enjoy the food na kinukuk muna ni Raymond. Ang aming wedding anniversary breakfast. And mag-morning walk muna siguro kami. Kasi actually, hindi ko pa nakikita yung lugar ng umaga or ng maliwanag. So, this is the time. Dito, it's really nice. Our villa is the glass cottage villa without the jacuzzi. It's 10,000 pesos for 4 adults and 2 child. So, sabihin ko mamaya yung review ko. But so far, I'm still smiling. So, tara, pasyal tayo. This is our room. Hi, 30. This is our room. Hi, kuya. Yan, this is our room. Actually, naisasara to sa gabi. So, anak, huwag mo sirain niya. Wala tayong pambayad niyan, anak. 30, no. Medyo hindi lang siya safe sa mga elders kasi yung hagdan. Oh, look. Yan. So, this is our room. The kids are here on the second floor. I know it's not safe, pero nandito kami mag-asawa. Kami yung nakaharang dyan. And ito yung baba. There's a bed. Nandun yung nanay ko. Nandun yung panganay ko. So, it's 6:30 in the morning and sobrang tulog pa sila. That's the indoor. 30! Bye! Bye, guys! Everything is... Hi!
Oh, maipit anak yung hands. Don't hold there. Dito ka dang hold. Yan, like that. Okay. Raymond is cooking. Happy anniversary, Daddy. May nagbabasketball na dun sa malayo. And then, let's go. Let's walk. Hold Mami San. Come on, let's go. Oh, look where you're going, okay? So, luto-luto si Raymond. I love you, Daddy. Tapos meron silang... May grill. Kahapon nag-grill kami for dinner. And then ito, sana pwede mag-park. Sana lang talaga. Sana pwede mag-park, pero hindi. So, ayan. Siguro ano yan, made para sa mga event-event. Tapos, we have a bird cage. Moy-moy, can you see our bird? There, oh. There's a bird. Inside the cage. Come here. Come here. There's the bird. Hugas-hugasan outside the house. Okay, breakfast na siya. Goodbye sa other side. Come on. Hold Mami's hand. Din dito. Protocols. So, everything here is glass. Dining.
dito, oh. Sarap mag-activity dyan, Dad, no? Itinaog nung bagyo yung... Daddy, dito na lang kayo mag-team building. Tapos sama kami. Kakaintindihan. Make your mama proud. Oh, konti na lang. Galing mo naman. Medyo naikot na namin yung place and na-judge ko na din siya. Dalawang bagay yung pinaka masasabi ko na kailangan nilang i-improve. Pero actually hindi naman kasi meron silang mga countermeasures. So unang-una, sobrang daming lamok. So as in malamok, especially at night. Syempre kasi madaming puno, tapos malapit tayo sa river. So marami talagang lamok. So countermeasure nyo doon is make sure na meron kayong citronella oil, bug shield repellents, and all for that. Diba?
And then, ang second thing naman na napansin ko na medyo hindi okay is maraming langaw. So, prior to coming here, meron akong friend, shout out to Simon, na nagsabi sa akin na marami nga daw ang langaw. So, hindi ko naman inisip na kasi hindi pa rin siya nakakarating. Kumbaga, sinabi lang din daw sa kanya. So, nung nandito na kami, ang daming langaw. I do have a video. Siguro nakita nyo kanina, medyo marami nga talagang langaw. Pero good job kay San Rafael River Adventure kasi meron silang countermeasures. Ang una nilang countermeasure ay meron silang electric fan. So kagabi, nagtataka kami bakit may electric fan. Eh sobrang malamig naman, kumbaga malakas naman yung aircon. Bakit kailangan may electric fan? So nasagot na yung tanong kasi pambugaw pala siya ng langaw. Tapos meron din silang baygon na available sa room. So, for me, hindi siguro nila maiiwasan dahil yung place is, kumbaga marami talagang langaw and lamok. So, ang ginawa nila, nag-provide na lang sila ng baygon. So, good job for San Rafael River Adventure for that. Third na masasabi ko na hindi masyadong okay dito sa lugar is, depende actually, maraming pusa. So, ang daming pusa. Like, kumakain kami kagabi, apat na pusa yung nakapaligid sa amin habang kumakain kami. So, mababait naman sila kapag ka tinaboy mo sila. Lumalayo naman. Pero, bumabalik-balik sila. So, hindi naman siya ganun ka-negative. Pero, kung takot ka sa pusa, do take note of that. Na medyo maraming pusa na lalapit sa'yo. Lalo na kapag ka ihaw-ihaw yung pagkain nyo. So, but that's it. Naikot na namin yung buong lugar and sobrang daming activities na pwedeng gawin. Ang daming cabin, iba't ibang klaseng cabin and lahat magaganda. Depende na lang kung ano yung preference nyo. Kami kasi ang preference namin talaga is malapit to sa swimming pools. That is because meron kaming mga babies. So, gusto namin, as soon as umahon sila sa pool, malapit na yung bahay. So, yung iba naman, malapit sila dun sa river, overlooking. So, it's really romantic. Yun. Pero, meron din, ang dami ding mga glamping. It's okay. Pero, I do suggest, kung meron kayong mga baby, doon kayo sa mga rooms talaga, sa mga cabin, mga villa talaga. Huwag kayo doon sa glamping site. Kasi yung CR doon is public and then talagang tent siya. Makikita nyo rin naman dito sa video. So, what else? Overall, given na dinaanan ng bagyo yung Bulacan, ang galing kasi ang bilis nilang naayos yung lugar. So, siguro kung hindi inabutan ng bagyo, siguro mas maganda pa. But overall, with our 10,000 pesos for this anniversary, it's really worth it. And hindi siguro kami makakabalik anytime soon kasi hindi naman siya ganun kamura. Pero definitely we will go back with our families dito sa San Rafael River Adventure. There are some, like ko rin nga pala sinasabi, medyo luma na yung lugar. Pero sabi ni Raymond, baka daw hindi lang sila nakapag-renovate kasi nga, tinamaan ng pandemic. Which is my point naman. Kasi dahil sa nangyari, baka pinili nila na wag na muna mag-renovate. So, meron talagang mga bagay dito sa resort na, resort ba to? Merong mga bagay dito na luma na and medyo sira na like this. Yon. So, makikita nyo may mga maliliit na bagay na signs of usage, kumbaga. Pero, it doesn't affect the experience naman. So, overall, everything is good. The place is good. The value for money is good. And yung mga staff, sobrang babait sila. Yung mga protocols, lahat nasunod. Nakakatuwa na dito, alam mo yung kapag ka magsiswimming ka sa isang pool at nakita nila na nandun ka na sa pool na yon, hindi na sila lalapit sa'yo. Pipili na lang sila ng ibang area or ng ibang pool na pwede silang maligo. Ganon ka. Nag-iingat na rin talaga yung mga tao and I'm so happy with that. And what else?
I do hope nakatulong para sa mga friends ko na kinukulit ako kasi gusto nga daw nila pumunta dito. And ang masasabi ko lang, guys, pumunta kayo. Sobrang worth it. If you do have the extra money or extra budget, doon na kayo sa glass cabin na merong jacuzzi. Kasi, mind you, yung pools nila, sobrang lamig ng tubig. Hindi ko alam saan nanggagaling yung tubig, pero... Good morning, Moy Moy! Sobrang lamig ng tubig. Like, 30 minutes lang naligo yung mga bata. So, ayaw na nila kasi ice cold yung water. So, kung meron kayong mga maliliit na baby, doon na lang kayo sa merong jacuzzi para at least hindi ganun kalamig yung tubig at saka, di ba, sure nyo din yung privacy nyo. But, that's it. Yun lang. Overall, sobrang happy kami with the place. Yung mga bata, sobrang happy with the place. Really provincial feels yung lugar and that's it. I do hope nakatulong and please don't forget to like, share, comment, and subscribe onto this channel for more videos like this. Kain na kami. Eating time. Eating time. Are you eating? Yes. Yes, very good. Is Ate Maymay eating? Tommy, mayroon pa tayong gravy. Good job, Daddy. Saranghe. Saranghe, Opa. Naririnig mo ba yun? Thank you, Daddy. Yeah, we will. Sabi mo, thank you, Daddy. Oh. Love you. Moy Moy! You want to play basketball? Huh? You want to play ball? Iihaw na ulit si Moises. Senior. So, may mga naglilinis. Like that. Very nice. Hi, Thirdy. Let him be. Moy, nag-eat ka na, baby? Good job! Very good. Oh, do not do that. Do not do that. Yummy! Whoa! Good job!